Magandang hapon po sa ating lahat at sa iyo rin po, Teacher Jose Rico Mora. Ako po si JLB Herrera sa Grade 3 Pythagoras. Nakaraang araw, tapos na natin aralin ang tungkol sa mga bahagi at tungkulin ng ating mata. At alam na natin at tungkulin ng cornea, iris, pupil, lens, retina at sclera at optic nerve. At ngayon naman, ang tatalakayin natin tungkol naman sa mga bahagi at tungkulin ng ating tenga. Ito ang tenga. Bawat tao ay may dalawang tenga na may kaparehas na bahagi at tungkulin. Ang tenga ay ang organ na tumutulong upang tayo ay makarinig. Ang tenga rin ay nakakatulong upang panatilihin ang balanse ng ating katawan o tinatawag na equilibrium. Alam nyo ba na ang tenga ay mayroong iba't ibang bahagi na nagtutulungan upang marinig natin ang mga tunog sa ating paligid? At ipapaliwanag ko ito sa inyong step by step gamit ang aking model human ear. Ang ating tenga ay may tatlong pangunahing bahagi. Ito ang tinatawag na outer ear, middle ear, inner ear. Para sa ating outer ear, or panlabas na bahagi ng ating tenga, nariyan ang pinna. Ano ba ang pinna? Ang pinna ay ang panlabas na bahagi ng ating tenga. Ito rin ang kinakabitan ng hikaw ng mga babae. Ito ang sumasagap ng tunog or sound waves na naririnig natin dinadala sa air canal. Ang air canal ay ito ang tuloy-tuloy na naghahatid ng tunog sa eardrum. Ito naman ang eardrum. Ito ay isang manipis na balat na banat na banat tulad ng balat ng tambol. Kapag umabot na ang tunog sa eardrum, ito ay manginginig o magbabibrate. At sa likod naman ng eardrum ay mga bahagi na ng middle ear. At sa bahagi ng middle ear naman ay may tatlong maliit na buto na nakaugnay sa eardrum. Ito ay ang hammer, anvil, stirrup. Kapag ang eardrum ay gumagalaw, ang tatlong maliit na buto na ito ay gumagalaw rin hanggang sa ang sound waves o tunog na natatanggap ay maiparating sa kalaliman ng tenga. Tumako naman tayo sa inner ear. Sa bahagi ng inner ear ay narito ang tinatawag na cochlea. Ano ba ang cochlea? Ang cochlea ay ito ang nakakaramdam ng paggalaw. Ang cochlea ay hugis-suso na may lamang likido. At kapag ang likido na nasa loob nito ay gumalaw, naghahatid ito ng mensahe sa utak sa pamamagitan ng auditory nerve. Ano naman ang auditory nerve? Ito ang auditory nerve. Sa madaling salita, ito ay ang nagbibigay ng kaalaman sa tunog ng ating naririnig. At ngayon, alam na natin ang tungkol sa mga bahagi at tungkulin ng ating tenga. Mahalagang paalala po sa ating lahat, tandaan po natin ang tenga ay isa rin sa pinakamahalagang parte ng ating katawan dahil kung wala ito, wala tayong maririnig. Mahalaga ang tenga upang marinig natin ang mga sinasabi ng ating mga nakakausap at marami din tayong kaalaman na nakukuha gamit ang tenga. Mahalaga ang pandinig kung kaya't nararapat lang pangalagaan natin ang ating mga tenga. Paano naman natin napangalagaan ang ating tenga? Narito ang ilang wastong pangangalaga ng ating tenga na aking maibibigay. Una, kapag nakikinig tayo ng musika sa radyo o telebisyon, hinaan lamang ang tunog nito o volume. At kapag nakikinig naman tayo o nanonood ng video sa cellphone gamit ang headset o earphone, dapat ay katamtaman lamang ang lakas nito upang maiwasan masira ang ating tenga. Huwag gumamit ng matutulis na bagay sa pag-alis ng airwax o tutuli dahil maaaring masugatan nito ang loob ng ating tenga or air canal.
Maaari din nating gamitin ang malinis at malambot na tela sa palinis sa labas ng bahagi ng ating tenga, lalo na kapag tayo ay bagong ligo. Gumamit din tayo ng air plugs kapag lumalangoy sa dagat o swimming pool upang maiwasan na mapasukan ng tubig ang loob ng ating tenga. At kapag mayroong nararamdaman kakaiba sa iyong tenga ay mas maiging pumunta sa pinaka malapit na clinic sa inyong lugar upang kumonsulta sa espesyalista o doktor at sundin ang mga payo ng doktor kung paano ang tama o wastong pangangalaga ng ating tenga. At dito na po nagtatapos ang tungkol sa mga bahagi ng tenga. Ako po ulit si JLB Herrera sa Grade 3 Pythagoras. Maraming salamat.